Kamusta mga ka-channel? I hope everyone safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghae! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Beijing na siyang kapitolyo ng bansang China. Ang Beijing ay isang national city na mayroong pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Sa lugar ding ito matatagpuan ang 7 UNESCO World Heritage Sites katulad ng Forbidden City, Temple of Heaven, Summer Place, Ming Tombs, Zhukodian at ilang parte ng Great Wall at Grand Canal na popular sa mga turista. Ang Beijing ay kilala rin bilang political, cultural at educational heart of modern China. Sa lugar na ito nabuo ang pangarap ni Su Shangmao. Nakapagtayo siya ng isang matagumpay na kumpanya at kumita ng maraming pera. Ngunit sa lugar ding ito natapos ang lahat para sa binata. Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na sinapit ng founder and CEO ng kumpanyang WePhone sa kamay ng kanyang asawa. Si Su Shangmao ay ipinanganak noong 1980 sa isang rural area sa Fujian province sa China. Si Su ang bunso sa limang magkakapatid. Mahirap lamang ang pamilya ni Su, ngunit hindi iyon naging hadlang upang makapag-aral ito. Dahil lumaking matalino, pinagtulungan ng buong pamilya ang kanyang tuition upang makapagtapos siya ng high school. At hindi naman nagtagal ay nakapasok din si Su sa isang university upang mag-aral ng kursong computer science. Nang matapos ang kanyang pag-aaral, kumuha ito ng master's degree sa Beijing University of Post and Telecommunications. Nang matapos ang kanyang pag-aaral ay hindi na nagpahinga pa si Su. Nakakuha agad ito ng trabaho sa kumpanyang Baidu. Nagtrabaho siya doon bilang isang programmer at nanatili sa kumpanya ng higit 3 taon. Dahil iyon talaga ang passion ni Su, naging napakagaling niya sa kanyang trabaho. Maayos naman ang kita at maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga katrabaho, ngunit maraming pangarap ang binata. Hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Taong 2012, nagtayo si Su ng sarili niyang kumpanya sa Beijing na tinawag niyang WePhone. Isa itong communication application na katulad ng Skype kung saan makakatawag at makakapag-text ang mga users sa kapwa WePhone users saan man sa mundo ng libre. At hindi naman nabigo si Su dahil tinangkilik ng mga tao ang kanyang serbisyo. Dahil sa tagumpay ng business, kumita siya ng maraming pera at nakabili ng isang maliit na apartment sa Beijing. Ibinili din niya ng isa pang bahay ang kanyang mga magulang sa kanilang probinsya. Naglaan din si Su ng $30,000 investment taon-taon para naman sa retirement ng kanyang mga magulang. Hindi rin ito nakalimot sa lahat ng kabutihan na natanggap niya mula sa kanyang mga kapatid. Nangako si Su na tutulungan niya ang lahat ng kanyang pamangkin na makapagtapos ng pag-aaral. Nang sigurado na si Su na stable na ang lahat, dito na nakaisip ang binata na panahon na upang lumagay siya sa tahimik. Si Su ay isang matalino at well-mannered na binata. Ngunit hindi ito masyadong nabiyayaan ng height. May taas lamang ito na 5'2 at hindi masyadong kagwapuhan. Medyo introvert din ito kaya't wala itong masyadong experience sa mga romantic relationship. Marami na ring ipinakilalang babae sa kanya ang kanyang mga kapamilya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang mapusuan sa mga ito. Tinry niya ring makipag-usap sa mga babae sa mga dating sites, ngunit hindi pa talaga siya pinapana ni Cupido. Meron siyang specific na hinahanap sa isang babae. Mabait, maganda, malumanay magsalita, at mapagmahal sa pamilya, lalong-lalo na sa mga magulang. Plus points na rin kung ang babaeng ito ay mayroong household registration sa Beijing para kung sakaling magkakaroon sila ng anak ay makakapag-aral ang kanilang mga supling sa Beijing. Upang mas mapabilis ang paghahanap sa kanyang Miss Right, nagbayad ng malaki si Su para maging premium member ng dating site na jiayuan.com. Mayroong mga ekstrang serbisyong ino-offer ang platform na ito kung saan ini-screen nito ang mga babaeng candidates base sa preference ng kliyente.
Kaya't lahat ng profiles ng babae na lalabas sa application ni Sue ay tugma na sa lahat ng hinahanap niya sa isang babae. Nagbibigay din ang application na ito ng potential matches at nag-a-arrange din ng date para sa kanilang mga premium members. Kaya't noon ngang March 30th, 2017, naitakda ang pagkikita ni Sue at ng babaeng nagngangalang Zai Xinxin sa opisina ng Zai Yuan Company. Si Zai Xinxin o Cindy sa mga kaibigan at kapamilya niya ay ipinanganak noong November 1986 sa Tian City sa Shandong. Ang kanyang ama ay isang university teacher sa Shandong University of Science and Technology at ang kanyang ina naman ay accountant sa parehas na eskwelahan. Nakapagtapos si Cindy ng civil engineering sa parehas na eskwelahan at ipinagpatuloy naman ang kanyang master's degree sa Beijing Jaitong University. Base sa dating company's report, si Cindy ay may taas na 5'6", dalaga, nag-aral sa University of California, Los Angeles ng isang taon at nagtatrabaho bilang isang civil servant at sumusweldo ng higit $3,000 buwan-buwan. Ayon din sa report, meron itong household registration sa Beijing kaya't pasok siya sa kwalifikasyon ni Sue. Base naman sa assessment ng dating company sa profile ni Cindy, masipag at very positive ang outlook ni Cindy sa buhay kahit na nanggaling ito sa middle class family. Nakasaad din sa assessment na hindi ito mahilig magpupunta sa mga nightclubs at hindi rin materialistic, reserved at tila may pagka-conservative. Wife material, dagdag pa ng dating site. Nakarating ang dalawa sa opisina ng dating company at naging maganda ang first impression ni Sue kay Cindy. Hindi sila masyadong nakapag-usap dahil medyo mahiyain nga itong si Sue, ngunit bago maghiwalay ay nagpalitan sila ng numero para makapag-usap sila privately. Nang sumapit ang gabi, nagulat si Sue nang makatanggap siya ng isang text message mula kay Cindy. Niyaya siya nitong kumain sa labas at manood ng sine kinabukasan. Dito na nagsimulang magkwento ang dalaga na nagkaroon lamang ito ng isang karelasyon nang nasa college pa siya. Idinagdag din ni Cindy na maayos silang naghiwalay ng dati niyang karelasyon at pakiramdam niya ay soulmate niya si Sue dahil pareha sila ng lunar birthday. Hindi pa doon tumigil si Cindy at sinabing na love at first sight yata siya sa binata. Gustong gusto di umano niya si Sue at sinabing handa siyang bigyan ito ng mga anak. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Sue habang binabasa ang mensahe mula kay Cindy. Na love at first sight din siya sa dalaga ngunit hindi niya iyon masyadong ipinakita nung una dahil baka mawirduhan ito sa kanya. Pakiramdam ni Sue na mga panahong iyon ay nahanap na niya ang babaeng kanyang pakakasalan. Mukhang wala ng atrasan at hindi na nga niya napigilang mahulog kay Cindy. Nang sumunod na araw, pinadalhan siya ni Cindy ng larawan ng villa kung saan ito nakatira. Nang makita ang bahay kung saan nakatira ang dalaga ay medyo na-pressure itong si Sue. Mayaman pala ang pamilya ni Cindy at kailangan niyang magpakitang gilas para mapasa kanya ang dalaga. Bilang sagot, sinenda niya ang dalaga ng mga screenshot ng kanyang stocks at financial accounts upang ipakita kung gaano siya kayaman. Idinagdag din ni Sue na kayang-kaya niya ring bumili ng isang villa kung gugustuhin iyon ni Cindy. Nagpatuloy ang whirlwind romance ng dalawa at hindi na nga pumreno pa itong si Sue. Nabihag na siya ng dalaga at wala na rin naman siyang balak na pakawalan pa ito. Walang pagdadalawang isip, binilhan ni Sue si Cindy ng isang Tesla na sasakyan na nagkakahalaga ng $140,000 o tumataginting na 7.7 million sa ating pera. Nang matanggap ang garbong regalo mula kay Sue, agad na nag-post itong si Cindy sa kanyang social media account. Ngunit ang nakakapagtaka ay hindi nito binanggit na ang sasakyang iyon ay mula sa kanyang nobyong si Sue. Nakita iyon ni Sue, ngunit pinagkibit-balikat lamang iyon ng binata. April 30th, 2017, dinala ni Sue si Cindy sa kanilang bahay sa Fujian upang pormal na ipakilala sa kanyang mga magulang. Mabilis naman itong nagustuhan ng mga magulang ni Sue at botong-boto ang mga ito sa dalaga. Bukod sa maganda, napakagalang nito, masipag rin at magaling makisama.
Makikita din sa ilang mga pictures naka-holding hands pa nito ang ina ni Sue habang naglalakad. Dahil sa mga ipinakitang ito ni Cindy, ibinigay ng mga magulang ni Sue ang kanilang basbas sa pagpapakasal ng dalawa. Dumaan naman ang isang linggo matapos ang pagbisita nila sa Fujian, tumulak naman ang magkasintahan sa Sanya City sa Hainan upang magbakasyon. Sa loob ng 4 na araw na bakasyong iyon, gumastos si Sue ng halos $470,000 o 25 million pesos dahil na rin sa mga kapritsyo ni Cindy. Habang nandoon, hinikayat ni Cindy si Sue na bumili ng isang seaside apartment na hindi naman tinanggihan ng binata. Hinayaan ni Sue si Cindy na mag-asikaso ng mga papeles sa pagbili ng apartment na iyon. Napansin naman ni Sue na idinagdag ni Cindy ang pangalan niya as co-owner sa titulo na muli ay ipinagkibit-balikat lamang ng binata. Noong una ay hindi niya ito nagustuhan dahil hindi ito nagpaalam, ngunit natakot itong ma-disappoint si Cindy kaya't hindi niya ito binanggit sa dalaga. Masyado na nitong mahal si Cindy at handa siyang ibigay ang kahit na anong hilingin nito. Nang mga puntong iyon, 40 days pa lamang na magkakilala ang dalawa. Matapos ang bakasyon nilang dalawa sa Sanya City, tumulak naman ang magkasintahan sa Hong Kong at Macau. Nagpabili din si Cindy ng Louis Vuitton at Fendi bag, Dior na sapatos at isang set ng Cartier diamond earrings at necklace na nagkakahalaga ng 2.8 million pesos. Nang mga oras na iyon, 50 days pa lamang silang magkakilala, ay gumastos na ang binata ng halos $750,000 o 41 million pesos sa ating pera. Ipinakilala din ni Sue si Cindy sa kanyang mga kaibigan. Dinala niya rin ito sa kanyang kumpanya para ma-meet niya ang kanyang mga empleyado. Ngunit sa kabila ng lahat ng effort na ito ni Sue, parang walang balak si Cindy na ipakilala siya sa kanyang mga magulang o sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya rin alam kung saan ito totoong nagtatrabaho, ngunit muli, ipinagkibit-balikat lamang ito ng binata. Dumaan naman ang ilang linggo, nalaman ni Sue na nagsinungaling si Cindy nang sinabi nitong parehas ang kanilang birthday. Nalaman niya rin na dalawa pala ang WeChat accounts ng dalaga. Dito na-realize ni Sue na hindi niya pa talaga gaanong kilala ang babaeng kanyang napupusuan. Ngunit sa kabila ng napakaraming red flag na ito, hindi niya pa rin kayang suwayin ang tinitibok ng kanyang puso. May 31st, 2017. Dito na nagparamdam si Cindy na nais niyang iparehistro ang kanilang pagpapakasal. June 2nd ang itinakdang date ni Cindy ng pagpaparehistro. Nang sumunod na araw, nakatanggap naman ng isang text message si Sue mula kay Cindy. Sa text na ito, sinabi ni Cindy na nanaginip di umano siya na ikinasal na siya dati sa ibang lalaki, ngunit nag-divorce din sila ng lalaking ito ng parehas na araw. Medyo na-weirdohan si Sue sa text message na iyon, ngunit na-curious din siya kaya tinanong niya kung nagbibiro lamang ito. Dito na umamin si Cindy at sinabing ikinasal na siya dati, ngunit ginawa niya lamang iyon upang tulungan ang kanyang kaibigan na si Lee Tae-jun upang makabili ito ng bahay sa Beijing. Para makasiguro, inutusan ni Sue si Cindy na tawagan si Lee Tae-jun upang kumpirmahin ang kanyang sinasabi na hindi naman nagustuhan ng dalaga. Dito na sinabi ni Cindy na binabawi na niya ang kanyang sinabi tungkol sa pagpapakasal dahil kailangan di umano niyang mag-isip. Matapos iyon, ilang araw na hindi nagparamdam kay Sue ang dalaga. Pakiramdam ni Sue na mga panahong iyon ay mawawala na sa kanya si Cindy, kaya't kahit wala naman siyang ginagawang masama, siya na mismo ang humingi ng paumanhin kay Cindy. Doon niya na-realize na talagang hawak na siya sa liig ng dalaga. Pinuntahan niya si Cindy sa kanyang villa at sinabing pumapayag na siyang mairehistro sa munisipyo ang kanilang pag-iisang dibdib noong June 6, 2017. Tuwang-tuwa naman si Cindy sa kanyang naririnig. Jackpot na ang mensaheng umaalingaungaw sa tenga ng dalaga. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay Cindy. Dahil diborsyada nga itong si Cindy, kinailangan niyang pumunta sa police station, dala ang divorce mediation agreement upang palitan ang kanyang marital status from unmarried to divorced.
Kailangan niya itong gawin upang muli siyang makapag-apply ng marriage certificate. June 5, 2017. Dito na nakiusap si Sue na mabasa ang divorce mediation agreement ni Cindy. Ngunit hindi pumayag ang dalaga at sinabing hindi nito pwedeng panghimasukan ang kanyang personal privacy. Dito na sinabi ni Cindy na papayag siyang makita nito ang mga dokumento kung magbibigay ito ng $130,000 o tumataginting na higit 7 million pesos. Naguguluhan man sa kanyang naririnig, pumayag pa din si Sue at itinransfer ang pera kay Cindy. Nang mabasa ni Sue ang divorce mediation agreement, dito na napagtanto ni Sue na iba ang pangalan ng lalaking nauna nitong pinakasalan. Isa itong lalaki na may apelidong Liu. Ikinasal ang dalawa noong January 2011 at nag-divorce ng April ng parehas na taon. 3 buwan lamang ang itinagal ng kasal ng dalawa. Base sa dokumento, binayada ni Liu si Cindy ng $30,000. Narealize ni Sue na napakaraming sikreto ni Cindy. Mga bagay na hindi nito sinasabi sa kanya, kaya't ng oras na iyon, nagdesisyon ang binata na huwag munang ituloy ang kanilang pagpapakasal. Hindi naman nagustuhan ni Cindy ang pabago-bagong desisyon ni Sue. Nagwala ito at sinimulan ang panggigil trip sa kanyang nobyo. Nagpunta pa di umano siya sa estasyon ng pulis upang papalitan ang kanyang marital status para sa kanya, pagkatapos ay aatras lamang ito sa kanilang pagpapakasal. Sa galit ay nasuntok pa nga ni Cindy si Sue sa mata. Walang nagawa si Sue kundi umalis ng apartment upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ngunit makalipas ang ilang oras, hindi pa rin nakapagpigil si Sue. Tinawagan nito si Cindy at muli humingi ito ng paumanhin. Pinagsisisihan niya di umano ang pagdududa kay Cindy at nagsumamo ng awa sa dalaga. Dito na tinanong ng binata si Cindy kung totoo ba ang sinasabi nitong na love at first sight ito sa kanya noong una nilang pagkikita. Hindi naman sumagot si Cindy ng matino at sa halip ay inutusan itong manahimik. Nang mga panahong iyon, mayroong hepatitis B si Sue. Isang rason din kung bakit parang lagi itong nahihiya at parang mababa ang kumpiyansa sa sarili. Pakiramdam niya ay wala ng babaeng tatanggap sa kanya kung iiwanan siya ni Cindy, kaya't naglumuhod ito sa harap ng dalaga. Nagpunta pa ito sa bahay mismo ni Cindy upang humingi ng tawad ngunit hindi siya nito pinagbuksan ng pinto. Sa halip, tinext ni Cindy si Sue at sinabing kung seryoso ito sa paghingi ng tawad, ay bibigyan siya nito ng $7,500 o kulang-kulang kalahating milyong piso kada isang araw hanggang dumating ang punto na handa na siyang patawarin ang binata. Hindi pa doon natigil ang panghuhuthot ni Cindy kay Sue at idinagdag din nito na kailangang magbayad ni Sue ng $53,000 bilang danyos dahil napagod itong pumunta ng police station upang papalitan ang kanyang marital status. Muli, pumayag si Sue sa lahat ng demands ni Cindy at binayadan ito ng tumataginting na $200,000 o 11 million pesos upang maiparehistro ang kanilang kasal. June 7, 2017, natuloy na nga ang pagpaparehistro ni Sue at Cindy ng kanilang kasal. Masayang masaya si Sue dahil ng puntong iyon, pakiramdam niya ay may sarili na siyang pamilya. Ngunit ang hindi alam ni Sue ay iyon na ang simula ng bangungot sa kanyang buhay. Matapos ang kanilang kasal, hindi pumayag si Cindy na lumipat sa apartment ni Sue. Palagi nitong idinadahilan na meron siyang fear of heights. Dahil dito, napilitan si Sue na lumipat sa villa ni Cindy. June 17th naman, dumalaw ang ama ni Cindy sa kanilang bahay at iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Sue ang kanyang father-in-law. Tanghali naman ng parehas na araw, nakatanggap si Sue ng mensahe sa isang babae na kachat niya dati sa dating app. Maiksi lamang ang mensahe. Binabati lamang siya ng babae dahil nagpakasal na nga ito at magalang namang sumagot si Sue sa mensaheng iyon. Nakita ito ni Cindy at hindi niya ito nagustuhan. Agad nitong inakusahan si Sue ng pangangaliwa. Dahil sa sobrang galit, naghamon si Cindy ng divorce 10 araw matapos maiparehistro ang kanilang kasal.
Hindi alam ni Su kung anong gagawin upang mapakalma si Cindy. Halos maglumuhod si Su, humihingi ng kapatawaran ngunit hindi siya pinapakinggan ng kanyang asawa. Kahit wala namang kasalanan, inako ni Su lahat ng sisi. Masyado nang nabaliw itong si Su kay Cindy at handa niyang gawin lahat upang maayos ang kanilang relasyon. Dahil hindi pa rin mapakalma ang kanyang asawa, pinadalhan niya ito ng halos 400,000 pesos at nangako na dadagdagan ito ng 1.5 million kinabukasan patawarin lamang siya ni Cindy. Dahil may suhol na namang pera, pumayag si Cindy ngunit iginiit na kailangang siguruhin ni Su na padadalhan siya nito ng 1.5 million kinabukasan kung hindi ay maghahamon ulit siya ng diborsyo. Dito na lumabas ang totoong kulay ni Cindy. Pinagsulat niya si Su ng isang guarantee letter. Nakasaad sa sulat na ito na kapag naghamon ng diborsyo si Su, ay kailangan nitong bayaran si Cindy ng 42 million pesos bilang compensation. Idinagdag din ito sa agreement na babayaran din ni Su ang mortgage ng Hainan House para kay Cindy. Dahil hawak na ni Cindy ang guarantee letter, palagi na itong naghahamon ng diborsyo dahil lamang sa maliliit na bagay. Palagi din itong sinasabi na unpredictable si Su at malimit ay malamig ang pakikitungo nito sa kanyang asawa. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa, minabuti ni Su na bumalik na lamang sa kanyang apartment. Hindi naman ito nagustuhan ni Cindy at dito na nga iginiit ng kanyang asawa na ibenta na lamang nila ang apartment ni Su sa Beijing. Idinagdag din ni Cindy na kaawa-awa ang kanilang sitwasyon dahil halos lahat ng kanyang kamag-anak sa Beijing ay nakatira sa malalaking villa samantalang sila ay nagtsatsaga lamang sa maliit na bahay. Sa puntong iyon, hindi na alam ni Su kung ano pa ang kanyang kayang gawin. Halos ubos na ang kanyang pera. Stress na siya at halos wala na rin pagmamahal na natitira. Hindi niya na rin alam kung paano niya mapapasaya si Cindy. Pakiramdam niya ay isa siyang inutil at inaaso-aso ng kanyang asawa. Naramdaman ni Cindy na nagbabago na si Su kaya't nag-text ito ng napakahabang mensahe sa kanyang asawa upang linawin na hindi lamang pera ang nais nito sa kanya. Ayon kay Cindy, bago sila nagkakilala ni Su ay meron itong personal assets na $3 million o 165 million pesos. Ang villa di umano na tinitirhan nila ay nakapangalan sa kanya at ang kanyang ama ay isang professional at nagtatrabaho sa isang maayos na university. Idinagdag pa ni Cindy na ang mga lalaking ipinakilala sa kanya ng dating site ay mas mayaman pa kaysa kay Su, ngunit pinili niya ito sa halip na piliin ang mga lalaking merong mas mataas na qualification kaysa sa kanya. Idinagdag pa ni Cindy na wala nang iba pang magkakagusto kay Su dahil hindi naman ito gwapo, mayabang, utal magsalita at meron pa nga itong hepatitis B. Inireklamo din ni Cindy kung gaano kaliit ang apartment ni Su sa Beijing at idinagdag na huwag itong masyadong mayabang dahil normal lamang naman sa Beijing ang mga binatang may asset na milyones na mga panahong iyon at madali siyang makakahanap ng kapalit kung gugustuhin lamang niya. Umiiyak si Su habang binabasa ang masasakit na salitang iyon mula sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang dahil halos lahat na lang ay ibinigay niya sa kanyang asawa. Akala niya ay magiging masaya siya kapag nagkatuluyan sila nito, ngunit impyerno pala ang naghihintay sa kanya sa piling ni Cindy. At hindi pa nga doon tumigil si Cindy. Kinabukasan, ipinos ni Cindy ang apartment ni Su for sale. Sinabi nito kay Su na kung hindi ito magbabago ay ipa-file na niya ang kanilang divorce upang makahanap siya kaagad ng kapalit. Pagod at exhausted na, nag-reply si Su na pumapayag na sa divorce na hamon ni Cindy. Dito na binanggit ni Cindy ang guarantee letter na sinulat at pinirmahan ni Su. Sumagot naman ito at sinabing halos $750,000 na ang nagastos nito sa kanya sa napakaiksing panahon na nagkakilala sila, ngunit sumagot naman si Cindy na non-negotiable ang napagkasundoan nila sa guarantee letter. Dito na tinakot ni Cindy si Su na isisiwalat nito ang mga legal at tax issues ng kanyang kumpanyang WePhone. Idinagdag din ito na ang tiyuhi niya ay nagtatrabaho at may posisyon
sa Public Security Bureau. Natakot si Sue sa bantang ito ni Cindy dahil hindi siya sigurado kung meron nga ba siyang nalabag na batas sa China. Ang WePhone ay legal sa Western countries, ngunit meron pa mga permit na kailangan niyang asikasuhin sa China upang mag-comply sa lahat ng requirements ng gobyerno. Binili ni Sue ang kanyang apartment nang binata pa lamang siya gamit ang sarili niyang pera. Kaya't kung mawawala si Sue, walang makukuha si Cindy na share sa bahay na iyon, kaya't ipinipilit nito na ipagbili ang bahay para makabili sila ng bago at para maidagdag niya ang pangalan niya sa titulo as co-owner. July 7, 2017, hindi pa din tumigil si Cindy at patuloy na pinapaanak ng pera si Sue. Binantaan siya ni Cindy na tatawag na siya ng pulis at ire-report lahat ng illegal na ginagawa ng kanyang kumpanya. Idinagdag din ito na mahuhuli siya ng pulis dahil sa tax evasion at maaari siyang makulong ng habang buhay. Hindi pa doon natigil ang lahat dahil pinuntahan pa ni Cindy at ng kanyang ina si Sue sa kanyang apartment. Nagkasalubong sila sa elevator at doon ay pinagbubugbog ni Cindy si Sue. Dahil sa takot kay Cindy, hindi muna umuwi ng kanyang apartment si Sue at nanatili na lamang sa isang hotel. Nang matapos ang engkwentrong iyon, malinaw na sa magkabilang partida na wala ng pag-asa ang kanilang relasyon. Ang tanging tanong na lamang ay kung babayaran ba ni Sue ang napagkasundo ang halaga sa guarantee letter. July 11, 2017, nag-post si Cindy ng congratulatory message sa kanyang WeChat account. Binabati nito ang kanyang tsuhin dahil na-promote ito bilang senior police supervisor. Nang makita ito ni Sue, kinabahan ito dahil tila totoo nga ang sinasabi ni Cindy na meron itong tsuhin na nagtatrabaho sa Public Security Bureau. Dito na nag-text si Sue kay Cindy at sinabing ayaw na niyang mag-file ng divorce. Tinawagan siya ni Cindy at sinabing magkita sila, ngunit tumanggi si Sue sa takot na baka saktan na naman siya ni Cindy. Dito na narinig ni Sue ang boses ng isang lalaki na nagsasalita sa background. Ayon sa lalaki, kailangan na niyang magbayad dahil kung hindi ay kokontakin nilang lahat ng mga tao nila sa Beijing upang ipasara ang kanyang kumpanya. Sasamsamin nilang lahat di umano ang kanilang ari-arian at pupunta sila sa kanyang apartment kasama ang mga pulis. Sobra ang takot na naramdaman ni Sue dahil pakiramdam niya ay talagang totoo ang sinasabi ni Cindy. Lahat ng kanyang pinaghirapan upang maitayo ang kanyang kumpanya ay mawawala ng saysay kung maipasasara ito ng tsuhin ni Cindy. Dahil alam ni Cindy na takot na si Sue, dito na niya binanggit ang bahay na binili nila sa Hainan. Inutusan nito na ilipat ni Sue ang villa na iyon sa kanyang pangalan at bayaran siya nito ng $1.5 million. Nagreply naman si Sue at sinabing wala siyang ganoong kalaking pera, ngunit hindi nagpapigil si Cindy. July 16, 2017. Walang nagawa si Sue kundi makipagkita kay Cindy upang i-file ang kanilang divorce. Nagbayad ito ng $1 million at kailangan pang magbayad ng $500,000 sa mga susunod na buwan bilang compensation kay Cindy. Nagtagumpay din si Cindy na mailipat ang bahay sa Hainan sa kanyang pangalan. Walang nagawa si Sue kundi magbenta ng stocks, maglipat ng pera sa kanyang account mula sa pera ng kumpanya para lamang mabayaran si Cindy. Makalipas ang dalawang araw, nakuha ng dalawa ang kanilang divorce certificate. Sa loob lamang ng napakaigsing panahon, gumastos si Sue ng halos $2 million o kulang-kulang 110 million pesos upang mapasaya si Cindy. Matapos naman ang pirmahan, hindi pa rin tumigil si Cindy at patuloy na pinapaanak ng pera si Sue dahil sa kulang pa nitong $500,000. Patuloy nitong tinakot si Sue na ire-report niya ito sa mga pulis at maipasasara nila ang kanyang kumpanya. Mafi-freeze di umano lahat ang kanyang bank accounts at hindi siya makakalabas ng bansa kaya't wala siyang ibang matatakbuhan. Gusto mang magbayad ni Sue, ngunit wala na talaga siyang pera ng mga panahong iyon. Dito na nagsuhestyon si Cindy na paupahan ito ang kanyang apartment o di kaya naman ay mag-loan ito sa bangko. Nang mga puntong ito, nalaman na rin ng pamilya ni Sue ang kanyang sitwasyon. Awang-awa ang kanyang mga magulang sa kanya, ngunit tila nakuha na lahat ni Cindy ang naipong pera ni Sue at talagang lugmok na ang kanilang anak.
Inutusan nila si Su na huwag nang magbayad dahil ire-report nila ang pangingikil ni Cindy sa mga pulis. Dali-daling nagpunta ng Beijing ang kapatid ni Su na babae upang damayan ang kanyang kapatid. Nag-consult din sila sa isang abogado at dito na pinayuhan ng abogado si Su na i-delay ang lahat ng mga susunod na bayad under the pretext of fundraising. Inutusan din ng abogado si Su na likumin lahat ng resibo at confirmation ng mga bank transfer niya kay Cindy. Pinalikom din ng abogadong ito lahat ng mga chat at text conversation nilang dalawa. Ngunit sa kabila ng hakbang na ginawa ni Su, hindi pa rin nagpapigil si Cindy. Patuloy ang pangharas nito kay Su at pagpapadala ng mga screenshot ng mga tawag na ginawa nito sa pulis. Pinadalahan din siya ni Cindy ng picture ng Wii phone para ma-intimidate ito upang makuha niya ang natitirang $500,000. Idinagdag din ni Cindy na iuurong lamang nito ang kanyang banta kapag nakuha na niya ang pera. Gulong-gulo ang isip ni Su ng mga panahong iyon dahil parang wala na siyang kawala. Hawak na siya ni Cindy sa leeg at parang lahat ng kanyang pinaghirapan upang maipatayo ang kanyang kumpanya ay mapupunta lamang sa wala. Dito na nakaisip si Su ng hindi maganda. September 7, 2017, bandang alas 2 ng madaling araw. Nakatanggap lahat ng Wii phone users ng isang notification mula sa CEO at owner ng kumpanya. Nakasaad sa notification na ito, napatay na siya at pinatay siya ng kanyang dating asawa. Natanggap din ni Cindy ang notification na ito kaya't dali-dali nitong tinawagan si Su. Pinagmumura nito si Su at tinanong kung bakit buhay pa din ito. Sumagot naman si Su at sinabing isa lamang iyong test post at na-delete na niya ang mensahe. Bandang alas 5 naman ng madaling araw, tinext ni Su ang kanyang kapatid na babae na ng mga panahong iyon ay natutulog sa kanyang apartment. Sa text na iyon, isinulat ni Su ang mga katagang, "Mahal ko kayong lahat ngunit hindi ko na kayang magpatuloy. Sana ay mapatawad niyo ako." Sinabi din ni Su sa kanyang kapatid na tinanggal niya ang password ng kanyang telepono at iniwan niya ito sa isang sulok ng kanilang bahay. Matapos ang pamamaalam, nagpunta ito sa rooftop ng kanyang apartment at saka tumalon upang kitlin ang kanyang buhay. Bago gawin ang desisyong iyon, nag-iwan si Su ng napakahabang sulat kung ano ang kanyang pinagdaanan kay Cindy. Kasama ng mahabang sulat na ito ang lahat ng mga bank transfer receipts, dokumento at lahat ng chat records sa pagitan nila ni Cindy at ipinost niya iyon sa kanyang social media account. Mabilis namang nag-viral ang post na ito ni Su at napunta ang atensyon ng lahat ng tao kay Cindy. Tinawag ng mga tao si Cindy'ng extortionist. Nakarating na rin ang pangyayaring ito sa mga pulis ngunit walang nagawa ang mga otoridad dahil nagpakamatay nga itong si Su at ang perang na ibayad niya kay Cindy ay covered ng kanilang guarantee agreement. Dahil dito, hindi na rin natuloy ang criminal case. Nabalaksan ang isampa ng mga magulang ni Su laban kay Cindy at pinayuhan na lamang ng mga pulis ang mga ito na mag-file na lamang ng civil lawsuit. Nakarating na din ang balitang ito sa true hindi umano ni Cindy at dito ay kinlarify nito na totoong malayong pamangkin niya si Cindy. Ngunit matagal na di umano silang hindi nakikita. Idinagdag din nito na isa siyang guro sa Public Security University at hindi siya involved sa law enforcement. Hindi niya din di umano alam na nag-asawa na pala si Cindy. Matapos ang insidente, inimbestigahan din ng Tax Bureau ang kumpanyang Wii phone at dito ay nakumpirma nila na wala namang kahit na anong tax issue o kahit na anong batas na nilabag ang kumpanya. 6 na buwan ang lumipas matapos ang pagkamatay ni Su, nagpost naman si Cindy ng update sa kanyang Weibo account. Sinamahan niya pa ito ng mga pictures ng kanyang braso na puro pasa. Sa post na iyon, sinabi ni Cindy na patuloy silang hinaharas ng pamilya ni Su at talaga namang kaawa-awa ang kanilang sitwasyon. Pilit niyang nililinis ang kanyang pangalan at tila nagbibigay ng eksplanasyon sa mga tao. Na ang sasakyang Tesla di umano ay regalo sa kanya ni Su at ang guarantee letter ay si Su mismo ang sumulat dahil nag-guilty ito sa pambubugbog sa kanya. Binanggit din ito ang $1.5 million settlement at sinabing nasabi niya lamang ang mga pagbabanta at masasakit na salita kay Su
dahil sobrang stress din siya at galit na galit di umano siya sa kanyang asawa ng mga panahong iyon. Ngunit taliwas ito sa mga sinabi niya sa kanyang mga kaibigan nang magkasama pa sila ni Sue. Naglabasan ang mga chat conversation niya sa kanyang mga kaibigan at sa mga screenshot ay malinaw na makikita na sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nag-iisip na siyang mag-file ng divorce. Kukuhanin di umano niya lahat ng pera ni Sue at maghahanap ng mas batang asawa para maging masaya siya. Idinagdag pa ni Cindy na hindi niya sasayangin ang kanyang buhay para kay Sue. Hindi niya kayang mabuhay nang ito ang nasa kanyang tabi at tila diring-diri ito kay Sue. Taong 2020, sinampahan ng pamilya ni Sue si Cindy ng kaso sa Beijing Court. March 31st, inutusan ng korte si Cindy na ibalik sa pamilya ni Sue ang nakuha nitong $1.5 million, pati na rin ang sasakyan na ibinigay sa kanya ni Sue. Kinansila din ng korte ang ownership ni Cindy sa mga bahay na nabili ni Sue sa Hainan at sa Beijing. May 2023 naman, nag-post muli si Cindy sa kanyang Weibo account at inanunsyo na naibalik na niya ang halos $1 million na pera sa pamilya ni Sue. Sa post na ito, kinwestiyon din ni Cindy ang biglang pagdedesisyon ni Sue na kitlin ang kanyang buhay. Maayos pa di umano si Sue isang buwan matapos ma-finalize ang kanilang divorce, ngunit nag-iba ang lahat nang pumunta ang kapatid ni Sue sa bahay nito sa Beijing. Natila sinasabing maaaring may kinalaman ang kapatid ni Sue sa kanyang pagkamatay. Sa kabila ng roller coaster na pangyayaring ito sa buhay ni Sue at Cindy, hindi ni minsang humingi ng tawad si Cindy sa pamilya ni Sue. Sinisipan nito ang binata dahil hindi di umano ito tunay na lalaki at masyadong takot dahil maging si Sue ay walang tiwala sa gobyerno. At dahil doon ay hindi niya magawang mahalin ng buo ang binata. Ngunit lahat ng ito of course ay mga dahilan lamang para makakuha ng simpatsya si Cindy mula sa mga tao. Bago si Sue, ikinasal na si Cindy ng 3 beses at lahat iyon ay nagtapos ng ilang buwan lamang upang makakuha siya ng malaking compensation. Sa una niyang marriage noong 2011, nakatanggap si Cindy ng $30,000 o 1.5 million pesos at isang Volkswagen na sasakyan bilang kompensasyon mula sa lalaking may apelidong Liu. Ang pangalawang pagkakataon naman ay noong 2012, kung saan ikinasal si Cindy sa lalaking nagngangalang Lee Tae-jun na nakilala niya sa isang dating site. Base sa settlement agreement, nakatanggap si Cindy ng halos $1.1 million o halos 60 million pesos at isang BMW na sasakyan bilang settlement. Noong 2016 naman, kinasal itong muli sa isang businessman. Natanggap naman ni Cindy ang villa na tinitirhan niya ng panahong iyon bilang settlement sa kanilang diborsyo. Nagkaroon din ng mga haka-haka na maaaring kasapi si Cindy sa isang high-end companionship services at tinatarget ang mga mayayamang single sa Beijing. Habang karelasyon ni Cindy si Sue, kumalat din ang mga chat conversation nito sa iba pang lalaki at nag-aalok ito ng ekstrang serbisyo. Naniningil ito ng $300 hanggang $700 kapalit ng pakikipagtalik sa kanya. Hindi naman tumigil ang pamilya ni Sue na makuha ang hustisya para sa kanya. Sa loob ng 6 na mahabang taon, nilikom nila lahat ng ebidensya na magdidiin kay Cindy at noong June 9, 2023, dinakip ng mga pulis si Cindy at eventually ay nakasuhan. Ang kasong ito magpasa hanggang ngayon ay nililitis pa rin sa China. Masyadong bihasa itong si Cindy sa kanyang mga modus. Sa tuwing makikipagkita sa mga lalaki, nagdadamit lamang ito ng simple upang ipakita na isa siyang probinsyana at isang girl next door. Maliwanag ang modus at target ni Cindy sa simula pa lamang. Mga lalaking maraming pera, walang masyadong experience sa mga romantic relationship at mga lalaking hindi masyadong kagwapuhan. Base sa mga numerong nabanggit kanina, kumita si Cindy ng halos $4.4 million o 247 million pesos sa 4 marriages na kanyang pinagdaanan. Sapat upang mamuhay ng marangya sa Beijing. Ngunit ang hindi niya napaghandaan ay handa rin si Sue na ialay ang kanyang buhay upang ma-expose ang masamang gawain ni Cindy. Sa loob lamang ng 5 buwan, nagsimula si Sue bilang isang confident na CEO at company founder to someone who is deeply distressed by life.
Nang makilala niya si Cindy, pakiramdam niya ay isa siyang nerd na nakilala ang kanyang dream girl. Napunan ni Cindy lahat ng mga pantasya niya sa isang babae, ngunit tumagal lamang ang pagpapanggap na iyon ng ilang buwan. Sa kabila ng lahat ng warning signs, pinili ni Sue na huwag pansinin ang mga iyon at ipinilit na maayos pa ang lahat sa pagitan nila ni Cindy. Masyado siyang nilamon ng kanyang pagmamahal na nauwi sa maaga niyang pamamaalam. Nang ma-realize niya na lubog na siya ay hindi na niya maiahon pa ang kanyang sarili. Naubos lahat ng kanyang ipon pati mga properties na kanyang naipundar at wala na siyang mukha pang ihaharap sa kanyang mga magulang dahil siya nga ang itinuturing na matalino sa kanilang pamilya. Isang desisyon na dapat ay isinangguni niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya niyang tiisin lahat ng pangingigil sa kanya ni Cindy. Ngunit nang kantiin na nito ang kanyang kumpanya ay dito na napuno si Sue. Dugo at pawis ang puhunan niya, taon ng halos walang tulog at pahinga. Hindi niya kayang makita na lumubog ang kumpanya na kanyang pinaghirapan. Nais niyang pagdusahan ni Cindy ang pangluloko nito sa kanya at ang magiging kapalit noon ay ang kanyang sariling buhay. Nais niyang dalhin ni Cindy ang pangyayaring iyon habang siya ay nabubuhay. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!